Ikadalawampu ng Disyembre, Biyernes, mga huling linggo ng Adbyento. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa ika-anim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David. At Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman. Talagang walang katapusan ang kanyang paghahari." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mayayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel, "Papanawag sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan. At nasa ika-anim na buwan na siyang itinuturing na baog. Walang ang imposible sa Diyos." Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Sa araw na ito, itinuturo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Inang Maria kung ano ang kahulugan ng pagiging alagad. Una, tinawag at pinili ng Diyos ang alagad. Hindi natin basta pinili ang Diyos. Siya ang unang tumawag sa atin. Tulad ni Maria, kinalugdan niya ang isang alagad. Kaya naman, tinawag niya ito. Ikalawa, tinawag ang alagad para sa isang misyon. Hindi siya basta kinalugdan lamang ng Panginoon. Tulad ni Maria, kinalulugdan ang isang alagad para sa isang natatanging misyon. Kay Maria, ang misyong maging ina ng Panginoon. Sa huli, nagtitiwala at tumatalima ang alagad. Ang Diyos ang unang tumawag sa isang alagad, pero nasa tao naman ang huling salita. Tulad ni Maria, ang tao ang siyang malayang tumanggap sa kalooban ng Diyos. Pagsasagawa, tatanggapin mo ba ang tawag sa iyo ng Panginoon? Heto ang kanyang pangako. Tatanggap siya ng biyaya mula sa Panginoon at katarungan mula sa Diyos na kanyang kaligtasan.